nanginginig ang boses ko. Ang dami-dami kong tanong sa kanya kung kamusta na ang misis niya, kung wala ba siyang balak pumunta dito sa Maynila, kung hindi ba siya naunsyami dun sa kapayapaan sa probinsya, tumaba ba siya, mapula-pula pa rin ba pisngi niya gaya ng dati, natatanggap ba niya mga greeting cards ko, kung wala ba siyang balak pagbakasyonin dun si JP, kung naaalala pa ba niya ako paminsan-minsan. Ang tipid-tipid niyang sumagot. Napatawa pa siya na sabihin kung may boss kang babae. Kung kamusta ka na raw, sabi ko ayun, mabuting kaibigan na lang. Padalaw-dalaw kung minsan kapag gusto magkwento, nakalimutan na ako at handa na namang umibig uli. Tama ba? Biniro pa nga niya ako eh. Sabi niya, bakit daw hindi mo ako balikan ng tuluyan? Sira talaga, oo. Inaya ko siyang sumaglit dito eh. Sabi ko, naririto pa rin ako sa dating pinag-iwanan niya. Hindi ko pa rin tinatanggal ang litrato niya sa ting sa tabi ng altar. Gagabihin daw siya sa biyahe, pero pinilit ko pa rin. Sabi ko, namimiss na ni John Paul ang tatay niya. Nagtsatsaga na lang siya sa akin, tsaka sa'yo paminsan-minsan. Anong gagawin mo pagdating niya? Parating nalilate yun eh. Mauna ka nalang kaya? Kami na lang ni JP ang maghihintay. Siguro pinagtatawanan mo ako ngayon, ano? Kasi wala nang pag-asa. Hindi pa ako sumusuko. Tinamaan eh. Diba ganun ka rin nung dumadalaw ka lang sa akin sa dorm? Pursigido numero uno. Daladala mo nga lagi ang beetle mo. Ituro mo nga sa akin paano mo ako nalimot. Gagayahin na lang kita. Kakaibiganin ko na lang siya. Ayokong may matitirang pait at hinanakit sa aking puso. Wala naman kami pinagkawayan eh. Sibilisado naman tayong lahat. May mga trabaho at obligasyong mabuhay at magpatuloy mabuhay. Sana bumalik siya sa aking buhay. Crispin, kailangan dalhin mo na ako sa doktor bukas. Nay? Sinusumpong na naman ako ng mga dati kong sakit. Kailangan niyang hysterectomy. Baka mauwi sa cancer. Pero, itetest ko muna siya. Dahil mahina pa ang kanyang katawan, baka hindi niya makayang operahan. Mababa ang kanyang presyon. Niya po ang nanay ko. Katulad po ng pagligtas niya sa akin noon. Bata pa naman po siya. Marami pa siyang maliligayang araw na darating. Ako na lang po ang kunin ninyo. Wala na namang patutunguhan ang buhay ko eh. Siya na lang talaga ang nagmamahal sa akin. Siya lang ang talagang masasaktan. Kapag ako'y nawala na rin.
understand. Oh, you're gonna pass the buck, huh? Galing kay RJ, nay. No, I think I have to do something drastic. Salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Talagang napakabait pa rin po ninyo sa akin. Ano pong gusto niyong ibayad ko? Pag-uusahin ko na lang po ng lalo ang aking trabaho. Pag-uukulan ko ng mas maraming panahon pa ang aking nanay. It will take the place of night before. Please wait. I'm in trouble. Playing around yachts, of course, Bill. I must talk to someone. Well, I'm not very good at that sort of thing. I talk a lot, and I try to break myself of the habit. But you have such an honest face. I have. I can trust you, can't I? Yes, I suppose so. Good. Come with me. Yes, but the captain has an honest face, too. Why can't you tell him your trouble? Shall we go to your cabin or to mine? No, mine. But mine is just like mine's here. Not that I'm prudish, but my mother told me never to enter a man's room in months ending in R. Oh, well, your mother's not only beautiful, she's clever, too. What is your name? Nagdadalawang isip pa sana ako kung papasok eh. Nabalitaan ko sa ibang kaibigan natin. Kumusta na siya? For more videos and updates, just click here to subscribe.